siya Alshur Monterola and Noel Lopez at galing pa po kayo ng Agusan del Sur. Sir, ano pong problema po natin, sir? 2017 na nakapasok kami sa trabaho dyan, wala kaming natatanggap na mga benepisyo, ma'am. Benefits po. Pero sir, ano po ang mga trabaho niyo, sir? Sa ano, ma'am? Yung sa biniring, ma'am. Binubuhat ano? yung iba, nagbubuhat ng mga ground logs. Tapos yung iba nagre-receive ng mga binir, yung ginagawang plywood, ma'am. Sa Agusan del Sur din po ang inyong tanggapan, yes, sir, po, or dito po sa Manila? May min sila dito sa, ano, ma'am, nasa Valenzuela, ma'am. Winlix Company yung pangalan ng company. Okay. Sir, pero yung sahod po ninyo, kamusta po? 2017, ang sahod namin, ma'am, ay 263 lang, ma'am, sa 8 hours namin na duty. Okay. Tapos pag umabot na ng 12 hours ang duty, nagiging 368. Tapos, noong 2019, nagdagdag sila ng parang tatlong pumahigit, naging 305 plus may kula na 15 pesos, ma'am. Hindi po bayad yung mga overtime po ninyo? Yun na yun, ma'am. Yung buong yun, 360. So, pumapalo ng 320 to 360, tama po? Yes, ma'am. So, depende po yan sa tao. May mga sumasahod daw din po kasi ng 320 pesos sa loob po ng 12 oras. Yes po, ma'am. Okay. Pero, sir, ang inyong mga benefits po? Ang sa akin, ma'am, mahigit limang taon na ako, ma'am. Tapos, ang nirimit nila sa akin, 15 months pa lang, ma'am. Saan po yan, sir? Sa SSS? Sa SSS, ma'am. Tapos, okay. Sa yung pag-ibig ko, ma'am, 6 buwan lang. Mm. Tapos, sa PhilHealth ko, 10 buwan lang. Tapos, hindi ko na nagamit kasi... Pero, sir, na-verify niyo talaga yan na hinuhulugan? Yes, ma'am. Meron po kaming dalang... Pero, bungi-bungi ang paghulog. Opo, ma'am. So, tapos, may mga buwan na walang hulog, may mga buwan na meron. Meron po, ma'am. Tapos, kung meron man, hindi po tama ang paghulog. Opo. Tama po, opo, ba? Ganun po ang nangyayari. Okay po. Yung sa PhilHealth, kahit na bayad na yun ng gobyerno, kinakaltasan pa rin nila, ma'am, yung manggagawa na Pinoy na PhilHealth ang gamit. Sir, nakasubukan niyo na po bang kausapin yung Agri-Wood Development and Resources, sir? Nakausap na po namin, ma'am. Kaso lang, ano nagmamatigas sila, ma'am. Eh. Ano pong sinasabi? Ang sinasabi nila, ma'am, kung magreklamo kami kahit saan kami umabot. Mm-hmm. Yun yung sinasabi nila. Tapos, bago kami pumarito, ang sabi nila, kahit magtulpo pa kayo, wala kayong magagawa. Bago kayo pumasok dito, ano po yung mga ipinangako nila sa inyo, sir? Nung una, ma'am, ang pinangako nung may-ari, si Mr. Felix, eh. Mm-hmm. 2019 na taon, ang sabi niya, bibigyan lang sana siya ng mga ilang buwan, ibibigay niya lahat. Kaso umabot na ng 2022, ma'am, wala pa rin nagawa, ma'am. Sir Noel, kayo po ay, ano pong trabaho niya doon, sir? Ano kami nang binir, ma'am, yung crater, binibarat namin yung para pinispara na kuwara papunta dito sa Manila. Ganun din yung reklamo sa mga 5 taon na kami. Mm-hmm. So magkasabayan kayo, sir? Ah? Magkasabayan po kayo? Isang linggo lang ang pagitan namin, ma'am. Okay. Limang taon na lang kami, ma'am. Tapos sige, palagi kaming kinakaltasan ng mga isispilled pag-ibig. Hindi nila hinahulog, kunti lang yung hinahulog nila. Opo. Tapos, yung 13 months namin, hindi pa, pagdating ng December, yung 13 months namin, ma'am, tag 2,000, 3,000, tapos butcher pa, ma'am. Noong 2017, ma'am, tapos, natanggap ko na 13 months is 300 pesos lang, ma'am. 300 pesos, sir? Mm. 13 months? Nakaraang mga taon, wala po kaming natatanggap ng mga 13 months. May pinapipipraman sila, pero tag 1,500. Yung trabaho niyo po ba ay required po na magtrabaho ng overnight, sir? Kumbaga yes, may mga night differential po kayo, hindi rin po bayad? Meron kami mga night differential, ma'am, pero hindi namin alam kung tama ba yung kwinta nila. So, matotal, sir, ilan po kayo ang mga nagre-reklamo dito sa Agri-Wood Development, sir? Marami, ma'am, halos lahat ng mga trabahante. 157 kami, ma'am. Lahat. Pero halos lahat ng mga trabahante yun, gusto mong magreklamo, ma'am, pero tapos takot sila, baka mawala ng trabaho. Mr. Fell, magandang hapon po. Yes, ma'am, magandang hapon din. Mr. Fell, magkano po ba ang minimum dyan po sa Agusan del Sur, sir? Particular na po sa ang lugar po yan? Agusan del Sur Talacugon, ma'am. Okay, Agusan del Sur po, sir. Dati, ma'am, mga 320 yan dahil may bagong wage order, yung kalalabas lang na wage order, 350 na ngayon dito sa Caraga. Ah, so pero 350. Nung dati, okay. Mga ilang taon nakaraan, 320 po. Ang nangyari po kasi dito, Mr. Fell, ano, may lumapit po kay Idol Rafi, gawa po ng yung kanilang natatanggap po ay 320 to 360 pesos. Sa loob na po yun ang 12 oras, no? Sa 12 oras po na yun na pagtatrabaho. Ngayon, sir, yung kanilang mga benefits ay hindi din po tama yung paghulog. Gawa po ng bungi, sir, yung paghulog, sir, bungi. May mga buwan na hindi nahuhulugan, may mga buwan po na nahuhulugan pero hindi po sapat, Sir Fell. Kung gano'n ang sitwasyon nila, ma'am,
ang yung sa sahod nila, pwede natin makita yan kung makandaran yan ng inspection or complete inspection or during SENA, the single entry approach. Yes po. Or yun, tsaka doon naman sa mga hulugan nila sa SSS, pag-ibig PhilHealth, kung makikita namin talaga na may mga discrepancy sa hulugan nila, we will refer that to appropriate agency, SSS, pag-ibig PhilHealth, after our investigation or inspection. Okay. Sige po, Mr. Fell, ganito na lang po. Kasi nasa 150 po pala silang tao nitong AgriWood Development and Resources. 150 po sila, Sir Fell. Baka pwede po na papuntahin niyo po, gaya po nang sinabi niyo, pa-inspeksyonin lang po natin itong AgriWood. And then, malaman po natin kung ano pa po yung ibang violations po nila. Okay po, sir. Kung ganun po, I will coordinate with our kwan, yung provincial state office at napagawa ka agad ng authorities to conduct complaint inspection. Yes, sir. At ipapa-approve ko sa regional director namin. And by the way, sir, ma'am, I'm representing on behalf of Dejok Soyao, who is currently at Yaogao for that to put out his activities to receive complaint or to receive your call in his behalf dahil hindi masyadong stable ang internet connection at saka yung signal doon. Yes, sir. Yes, po. Naiintindihan po namin, Sir Fell. Pero gayon pa man, sir, kami po yung nagpapasalamat, ano, sir, sa action po ninyo. Yun lang po, umaasa po si Idol Rafi na sana po ay mapapuntahan po natin to, mapa-inspeksyonan at maitama po yung magiging violation po na, nila. Gawa po ng, syempre, kawawa po yung ating manggagawa dyan, sir, sa Agusan del Sur. Yes, ma'am. Rest assured, pag-gawaan ko ng investigation. Yes, sir. At pa-submit ko ng authority to conduct complaint inspection based on this program na dumulog yung mga tauhan ng agri-industry. Yes, sir. Kung meron, opo. Ngayon, sir, papupuntahin ko po sa inyong tanggapan ito pong aming mga complainants, sir, no? At pamamasahihan na lang po namin pauwi po ng Agusan del Sur para makapag-file po ng complaint. At kung meron man pong makukuha, walang labis, walang kulang, Sir Fell, kuhanin po natin yung mga kulang po na sahod po nitong ating mga manggagawa, bawiin po natin doon sa kumpanya para po fair din po para po doon sa mga manggagawa, Sir Fell. Maraming salamat, Sir Fell, at magandang hapon po. Sir, ganito po, no, gaya po ng narinig po ninyo kay Sir Fell, pai-inspeksyonin po natin itong kumpanya po ninyo para makakuha po natin walang labis, walang kulang, lahat po ng nararapat po para sa inyo. Lahat po ng mga kinalta sa inyo, dapat po mabawi po natin yan. Sa tulong po ng DOLE, at tagayon din po, sinabi naman din po ni Sir Fell, na ito din po ay ilalapit din po natin sa mga ahensya, nararapat na ahensya, gaya po ng SSS Pag-ibig PhilHealth dahil sila po ang nakakasakop doon. Ang SSS, sir, ang sa pagkakaalam ko, syempre kapag nagkakaltas po sila at hindi po na ihuhulog ng tama, yan po ay may violation po, malaking violation po sa SSS, sir. So ilalapit po natin yan sa tulong po ng Dole Caraga, sir. Okay po. Tapos, sir, bibigyan po namin kayo, pamamasahihan po namin kayo, pauwi po ng Agusan del Sur, and from time to time kami po yung magbibigay ng hihingi ng update dito na po mismo kaya Mr. Fell. Rest assured lang, sir, na may makukuha po kayo, walang labis, walang kulang, sobra-sobra pa siguro, no? Gawa po na syempre yung mga kinakalta sa inyo, kailangan po nating singilin yan, sir. Pwede po mong magtanong, ma'am? Yes, sir. Kasi ako, ma'am, dati akong foreman sa kumpanya na yan, ma'am. Mm-hmm. Dati akong foreman. Tapos, nung nalaman nila na magre-reklamo kami, mm-hmm, 2020, tinanggal na nila ako pagka-foreman. Tapos, wala rin akong natanggap na kahit ano. Pag tinatanggal po kayo sa isang kumpanya, sir, required po talaga na sumingil tayo ng separation pay natin, sir. No, pero yung ganyan, sir, na issue, pwede po nating erase na po mismo kay Mr. Fell, okay, para matulungan po tayo. Yeah, tapos, no? Din, lipat nila ako sa isang posisyon na, mm-hmm, nasa ibaba na.
Opo. Ano yan, sir? Tawag po dito si Mr. Fell. Tutulong po sa atin yan kung meron man po tayong kailangan singilin po na separation pay. Okay? And pag tayo po'y tinatanggal na wala naman pong ibinababa na memo, bigla-bigla lang po tayong tinanggal, illegal dismissal po yun, sir. Pwede po natin silang patawan ng ganun. Pero yan po ay lahat po ay i-refer na po natin kay Mr. Fell. Pamamasahihan po namin kayo. Pauwi po ng Agusan del Sur since nakamonitor naman po si Idol Rafi. Okay po? Okay. Salamat po, sir. Magandang hapon. At mabuhay po kayo. Kausapin ko po kayo sa kabilang studio.